Anong ginawa nyo? Tignan mo ang kalat ng bayo. Parang binagyo. Hi everyone! So welcome back to my YouTube channel and it's me, Jan. And for today's video, guys, isi-share ko sa inyo kung ano nga ba yung ginamot ko sa sakit ng dogs ko nung nagsusuka siya ng white, ng foamy, at saka nagtatae siya or diarrhea. Guys, no, nagtatae at suka yung aking aso. So nagpunta ako sa vet or nagpunta kami sa vet para ipa-check up ko yung aking si Raker. Ayan, so ito yung nareseta. Suka tae yung dogs ko nung February 4. Tapos nung February 5, 2021, ayan, nakikita niyo siguro dito, nagpabit na ako. Tapos ito yung mga gamot. Ayan. Ito yung mga gamot na pinapainom ko. I-share ko sa inyo. Baka sakaling makatulong sa inyo. Ayan. So, ayan, guys. February 9. So, I'm so glad and blessed. Tsaka, okay na yung pupo niya. Tapos malakas na rin siya. Kumain and energetic na rin siya. So, yun. So, yeah. Thank you, Lord. Thank you so much. Kung bago pa lang kayo dito sa akin YouTube channel, so don't forget to click subscribe at i-hit nyo na rin, guys, yung notification bell on para ma-notify kayo sa mga susunod natin panibagong video na i-upload dito sa akin YouTube channel. Ito na nga, guys, i-share ko sa inyo kung ano nga bang ilang beses ko ba dapat sila painumin, kung anong oras nga ba, kung ano-ano nga ba yung mga dapat, kung ilang ml ba ang dapat niyang inumin. So let's proceed to the video. So ngayon, guys, magpainom tayo ng gamot kay Raker. So yung lalagyan ko ng gamot andito. So para yung mga latest na gamot, so dito ko lang siya kukunin sa lalagyan na to. Tapos meron siya tapos pati reseta, dito ko na rin ilalagay. So ito yung papainom natin na metronidazole, yan, para sa kanyang pagtatae. So, papainumin natin siya ng Papiflavir. So, 2.5 ml. So, pinapainom ko nito 2 times a day. So, pangalawang shot niya na ito ngayon gabi. So, check natin. Let's mag-follow up, check up. So, ayan. Ito yung kulay niya. Ayan. Color pink. Hindi naman sila mahirap painumin ng gamot kasi gusto naman nila yung flavor nito. Actually, nag-aagawan pa sila dito. Ganito. Kaya-kaya lang to. So ngayon naman, guys, ang ipapainom ko, it's already 11 PM na. So ito namang Liberoline. So ayan, ayan yung itsura niya. Ayan. Ito, guys, is for food enhancement para mas ganahan siya kumain. Ayan. Protects the liver from vaccine, tick and flea medical condition, atrio, tick, tsaka dewormness, and ventormental factors. So yun yung nakalagay dito. 100% herbal and 100% natural for dogs and cats. So ayan, guys. Ayan. So i-shake na. Shake. So dalawa na sila pinapainom ko nito. Si Rabia at saka si Raker. Kasi pwede naman siya nito. Para lang to sa appetite enhancer. Ayan. Ah,
ang kulay niya ganito. Ayan. Color black. Natulog. So, una ko papainumin guys si Wrecker kasi ito si Shop na. Ano? Busog na busog. Inom ko na siya. Next naman, si Rabia. Yung amoy niya, amoy malunggay. So, gawa siya sa Silymarin. Silymarin Benefits. Ayan, Black Uptake of Toxin Promotes Regeneration. Ayan. Para kay Ravia. Hi everyone. So ngayon naman guys, magpapainom tayo ng gamot. Ayan. So kasi kailangan natin sundin yung reseta ng vet na kailangan natin mapainom lahat ng gamot within a day. So ang ipapainom ko ngayong umaga ay itong Metoside Oral Suspension Syrup. Ayan. So ito siya guys. So itong gamot na to guys is for dog cats 1 to 2 ml per day. So binibigay ito once a day. Ito kasi yung sinusunod kong vet na ano ng vet. Pero ang nakalagay kasi rito 2.5. Oh yeah. Color black. Hello. Ito na kami. Okay na yung tupo ni Wreckers. Hindi na siya nagtatae. So okay na okay. Pero kailangan pa rin natin i-continue tong gamutan hanggang 7 days. Yun kasi yung nakalagay sa prescription ng vet. Pero medyo matigas na yung pupo niya. Last na. Di naman sila mahirap painumin ng gamot. So, madali na sila painumin ng gamot. Hindi ako nahihirapan. Tsaka, okay na sila ngayon. Wala nang sakit. Yun lang naman yung gusto ko sa pag-aalaga. Yung hindi sila magkasakit. Kasi, napaka-stressful kapag may sakit sila. Hindi ako makatulog. Ayan. Kasi hindi ako makaisip kung ano nga ba yun. Mga gagawin ko sa isang buong araw kasi ang iniisip ko parating sila. Ganun. Parang love life lang, diba? Pero kay Rabia naman, ang ipapainom ko kay Rabia is yung multivitamins na LCB. So yun yung ipapainom ko sa kanya. So yung tubig nila guys, nilalagyan ko na
Kapag bibili kayo ng dextrose powder, guys, ito yung bili niyong dextrose powder kapag nagtatai yung aso nyo. Glucose monohydrate. So, mas okay ito. So, yun sa ganyan, ito lang yung nilalagay ko. Kapiraso lang. So, ganun lang. Tapos, haluin nyo na lang, guys, na fingertip para ma-dissolve. May langaw. Bakit kasi may langaw? So guys, dahil sa nagsuka si Wrecker ng color white nung nakaraang araw, so 2-3 days ago or 2 days ago, so nagpunta ako sa vet. Tapos pina-check up ko siya. So ito yung mga nireseta sa kanya ng doktor ng vet. So ito yung Metrozine. Yan, Tremor. Sodium Fulaminotocin. Hindi ko mabasa. Ayan. Tapos yung sa Metrozol Flavit. At yung last na nireseta is Liberoline. So ito guys. Ayan. So, ayan. I-share ko rin sa inyo kung paano siya pinapainom at kung ilang beses siya pinapainom everyday. Disclaimer lang guys. So itong sinishare ko sa inyo is based lang sa na-recommend ng vet kung ano yung mga pwede kong ipainom. So iba-iba rin yung body weight ng mga aso natin. So kailangan din sila timpangin bago bigyan ng pangunang lunas. Yun nga guys, nagsuka si Wrecker ng white foam after niya kumain. So marami siyang nakain. Tapos bigla na lang siyang nagsuka. So nag-worry ako. Tapos nung after one day, yun, tinamlay siya para hindi siya kumain. Ayaw niya kumain. Kaya din ako siya sa vet. Tapos yun nga, nagda-diarrhea siya ngayon. Pero yung kain niya naman guys is okay, matapos siya kumain. Ang problema ko naman ngayon is nagda-diarrhea siya, as in diarrhea talaga. Yung mga niresetang gamot ng doktor, Trimopropin Sodium Sulfamenotoside. So ito guys, minapinom ko ng 2.5 ml, good for 7 days. Tapos treatment siya para sa infection at saka bacteria. So bacteria and protozoa, so ito yung gamot. So next na na-recommend ng vet or you know is Metronidazole, is amoebicide, anti-protozoa, anti-bacteria and anti-parasitic medication used to treat various conditions such as inflammation bowel, yung sa pagtataiga. Diarrhea disorder, infection caused Cargaria guardia, intestinal parasite and periodontal disease infection in mouth. So kung mga kumakain na pupo yung dogs nyo, so kailangan natin iwasan yun, i-avoid yun. At itong gamot na to guys, pinapainom siya 2 times a day, good for 7 days. So ito, ayan. Para sa diarrhea, para sa infection sa intestine, lalo pag kumakain ng pupo ito. And the last one guys, nareseta ng doktor is Libolorin. Ayan. So ito guys, is for appetite enhancement. Kung walang gano'ng kumain yung puppy nyo, so ito yung narecommend ng vet para mas ganahan siya kumain. So ngayon guys, okay na okay si Wrecker. So yun nga lang, nagtatai siya. Tapos pinapainom ko rin siya ng dextrose powder. Yung tubig na lagay ko ng dextrose powder para hindi siya ma-dehydrate. So napaka-importante ng tubig sa katawan ng mga pups na. Pagpapainom naman ng mga gamot or medicines kay Wrecker, so kailangan consistent yun para umi-effect yung gamot. Kapag hindi nyo kasi consistent or hindi nyo sinunod yung nasa reseta ng doktor, mawawala ng effect yung gamot, sayang lang. And yun lang guys, so that's it for today's video guys. So yun nga, I hope you like my video guys. So yung mga share ko sa inyo. So if you like this video guys, so don't forget to click thumbs up. At kung meron kayong question or suggestion, so let me know. Mag-comment lang kayo sa baba. Yan, mababasa natin yan. At kung bago pa lang kayo dito sa aking YouTube channel, so don't forget to click subscribe. At i-hit nyo na rin guys yung notification bell. I-on nyo na yan para ma-notify kayo sa mga susunod natin panibagong video na i-upload dito sa aking YouTube channel. And yun lang guys, so thank you for watching and see you on my next video and bye bye. Take care everyone.